Hello mga ka-SFT, today is Thursday, October 29. Apat na araw bago mag-undas, sarado na ang mga sementeryo sa buong bansa hanggang November 4. Ang Manila North Cemetery na isa sa pinakamalaking sementeryo, tanging pagpapalibing at cremation services na lamang ang pinapayagan. Si Pangulong Duterte naman binisita ang puntod ng kanyang mga magulang kagabi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Sa inilabas naman na summary ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senador, nananatiling pinakamayaman sina Senator Cynthia Villar at Senator Manny Pacquiao. Tinatayang nasa 3.8 billion pesos ang total net worth ni Senator Cynthia Villar na kilalang land developer at ina ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar. Sinundan siya ni boxing champion Senator Manny Pacquiao na may 3.17 billion pesos na total net worth. Samantala, ang may pinakamababang net worth naman si Senator Laila De Lima na nasa 8.3 million pesos. Sa ilalim ng RA 6713 at Article 11, Section 17 ng Konstitusyon, nakasaad na taon-taon kinakailangan magpasa ng SALN ang mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. Nagbigay na ng go signal si Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan ng Department of Foreign Affairs si Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Dahil ito sa nakunang videos na sinasaktan umano niya ang Pilipinong kasambahay. Nakasaad kasi sa Section 51 ng Foreign Service Act na hindi maaaring imbestigahan ng mga ambassador ng mga Foreign Service Administration gaya ng DFA kung walang direktang utos mula sa Pangulo ng Bansa. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang kasambahay sa video. Maayos daw ang kondisyon ng biktima at tutulong sa imbestigasyon. Muli pong paalala, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. We are streaming first before airing on GMA News TV. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Ang mga paulit-ulit nang nagtataksil at nagawa pang sumama sa kanilang kabit pwede nang kasuhan at maaari pang makulong dahil sa emotional at mental trauma at dahil sa psychological violence sa iniwang pamilya. Here's MJ Jeronimo. Nagtaka ako kasi alas 2 na madaling araw, yung phone book na ma'am, nagte-text pa rin at saka nag-I love you. Hindi ko pa alam na yun may babae. Tapos may nakikita ako sa wallet niya na may card ng hotel. Sabi po, talagang wala na. Kahit na humingi pa ng pagkakataon, binigyan mo na nga. Wala pa rin. Andito pa rin yung sakit. Sana huwag na lang magpakita. Niloko. Ipinagpalit. Iniwan. Hindi na bago sa atin ang mga nangangaliwa. At madalas, pare-parehas na may malalim na sugat sa inabando ng pamilya. 12 taong nagsama si Emma at ang asawa. Kaya naman hindi niya inaakalang lolokohin siya nito. Ano yun? January 2, birthday ko pa, 2015. May nag-text sa akin. Sabi niya, alam ko daw ba kung nasaan ang asawa ko. Eh, ang alam ko, sabi ko, napunta lang doon sa kaibigan niya. Hindi, sabi niya, nandito. Sabi niya. Tapos tumawag siya, pinarinig yung boses. Tapos may naririnig akong boses ng babae. Ang ginawa ko yung mga bata, yung tatlo, inabiling ko muna sa kapitbahay. Tapos nagpunta ako doon, sinama ko yung panganay ko. Eh, nininervous pa nga ako, no? Lalabig na ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Doon na raw niya nakumpirma. Eh, nakuta ng anak ko yung motor, nasa loob nga. Hindi pa muna ako pumasok. Tapos nakita ko sa bintana yung babae, talagang aligagana. Nakita na kami sa baba. Nagtago kami. Tapos nung pagkatago namin, siya namang baba nitong magaling kong asawa. Pumasok na ako sa loob. Sabi ko, anong ginagawa niya doon? Nagsisinwaling pa. Sabi niya, kaibigan daw niya. Pinatawad ni Emma ang asawa para sa apat nilang anak. Pero matapos ang isang linggo, muling naulit ito. Talagang sinugod ko sila. Talagang sa galing ko, nakakita ako ng kutsilyo dun sa lamesa nila. Talagang kinuha ko yun. Talagang isasaksak ko na sana dun sa babae. Kaya lang, humarang naman yung magaling kong asawa. Talagang nalaman ko doon na talagang wala na. Nung hawak ko yung kutsilyo, naisip ko yung mga anak ko eh. Sabi ko, kung sasaksakin ko to, mamamatay sila o masusugatan, makukulong ako. Paano yung apat kong anak? Sa paghihiwalay nila, iyon na ang simula ng kalbaryo ni Emma. Umayot ako noon, payat-payat ko. Kasi iniisip mo ang mga nangyari. Tinatanong mo sarili mo kung saan ka nagkamali. Bakit ka niloko? Wala kang masasagot eh. Kasi wala naman akong ginawang kulang. Ilang taon ko rin ininda yun. Hindi ka makatulog sa gabi. Iniisip mo paano na kaya kami bukas. Pilit mang bumabangon, hindi naman makahanap ng trabaho si Emma.
mga bata, apat sila. Ano ko sila itatabuyon? Kahit single nun, hindi siya nag-iwan o nagbigay. Umaasa lang ako sa bigay ng mga kapatid ko, magulang. Pati ang panganay na anak, nakaranas din ng trauma. Nasira ang pag-aaral niya. Isang taon siyang tumigil. Kasi tinutok-sutok siya ng mga klase. Kung binabalikan ko yung mga bagay na yun, iwan ko. Siguro hindi ko na siya mapapatawad. Masakit kasi yung anak kong panganay yun nagdala ng lahat. Siyempre masakit. Bilang magulang, gusto mo akuin mo lahat ng sakit. Labis-labis din ang pasakit na naranasan ni Rina. Kasi ako talagang battered wife. Inugugog ako. Hindi lang ako, pati yung mga anak ko. Ngayon, pag nalalasing, gugug kami sarado lahat. Sa tabing kalsada, dadaanan niya ako naglalakad, sinasaktan niya ako, sinasapok niya ako. Pagkagaling ng palengke, matagalan lang ako mamalengke. Pag uwi ko ng bahay, sinasakal niya ako. Hindi ko pa alam na yun may babae. Tapos may nakikita ako sa wallet niya na may card ng hotel. Ang masaklap pa, natuklasan niya ang kalukohan ng asawa habang nakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Ngayon, kinikemo ako, walang sumasama sa akin. Walang nagbibigay ng gamot, sarili ko lang. Ngayon, kahit na inopera ako, ginigising pa ako ng madaling araw para magluto. Yun pala, yun na yun, dinadala niya sa babae. Pinabayaan ako mag-ita. Tapos sabi niya sa akin, mamatay ka na lang sana, sabi ng asawa ko. Sabi ko, bahala na yung Diyos sa amin. Ang asawa at kabit nito, nagawa para humingi ng tulong sa kanya nang mapalaya sa tinitirhan nila. Tapos, ang sama pala sa loob na yung nasa kabilang kwarto ka silang dalawa sa kabilang kwarto, tapos nagkaharutan. Gusto kong magpakamatay, at saka wala kang ibang iniisip, tapos nasa bahay ka lang. Iniisip mo saan ka nagkamali. Lahat, parang lahat naman binigay mo, minahal mo, inalagaan mo. Bakit ganun? Dahil sa emotional suffering at mental trauma na pwedeng maranasan, naglabas ng desisyon ang Supreme Court sa isang kaso na pwede nang makulong ang mga lalaking nagdudulot nito. Paglilinaw ng legal expert na si Attorney Edward Chico, hindi ang mismong pambababae ang papatawa ng kaso, kundi ang psychological violence na dinulot ng aktong ito. If you cheated on someone else and in the process of doing that, you actually caused the person some mental anguish, some emotional suffering, then you somehow commit psychological abuse. And if you commit psychological abuse, then you can be held liable criminally for a violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children. Ang mga babae lang ang pinoprotektahan sa ilalim ng batas na ito. Bansa is already applicable for as long as you have dating or sexual relationships. Pwedeng ikaw ay girlfriend lang. Pwedeng kayo ay may sexual relationship lang. And because of that, you cheated, then you can be held liable under the law. For example, you cheated on someone, but it turns out that the reason why you did the same is because the other woman is hindi ka naman niya minamahal ng maayos and you fell in love with someone else, then probably that would not be a case for violation of bausi. So linawin natin ito. Kinikilala din ng batas, and this is important, na kahit kailan, hindi pinipilit o pinipersa ang damdamin. Para umusad ang kaso, kinakailangan ng ebidensya na nakaranas ang biktima ng matinding emotional and mental trauma. Yung testimonya ng babae malakas. Marami na kayong options available to the woman. Malaki raw kasi ang impact nito sa mental health ng mga biktima. Bababa ang self-esteem mo eh. Kulang ba ako? Number two, nagkakaroon tayo ng chances na hindi na tayo nagtitiwala sa mga partner natin na nag-cheat sa atin. Magkakaroon din tayo ng trust issue din sa ating sariling emosyon. It is emotional trauma sa ating pagkakatao natin. And of course, it impacts all areas of our life. So ang mga batang lumaki sa broken family, number one, nandoon yung intentional wanting to have a complete family. They will always have trust issue. Paglilinaw ni Attorney Chico, ang mga nanlokong lalaki lang daw ang makakasuhan at hindi ang kabit nito, mapalalaki man o babae. Kaya naman sa mga nabibiktima ng panluloko, when you make a decision to move away, don't look back. Ipaglaban mo yung karapatan mo. Maraming tutulong. Huwag po kayo matatakot na ipagtanggol ang inyong sarili. Hindi madali ang pinagdadaanan ng isang taong naloko. Pero sabi nga ng mga eksperto, kailangan mong maging matatag at ipaglaban ang iyong karapatan. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.
Karamihan sa mga bata ngayon, game na mag-record ng kahit na ano sa kanilang mga mobile phones. Pero sa Quezon City, kinatatakutan ng isang hugis na sumilip daw sa selfie video ng isang bata. Totoo ba yan? Nico Wahe reports. Parang multo rin talaga kasi hindi siya nagpapakita ng madali. Black kasi figure eh. Nung tinitigan ko, parang siyang patay talaga. 30 taon na raw naninirahan sa bahay na ito sa Quezon City ang pamilya Garcia. At ngayong may pandemya, ang pinakamatagal na nilang pamamalagi sa loob ng kanilang tahanan. Kaya para hindi maburyo, cellphone ang madalas nilang hawak. At nitong Abril, isang lumang video raw ang pumukaw ng kanilang pansin. So pandemic nga, quarantine, walang magawa sa bahay. Nag-check kami ng mga sa phones ng mga videos and pictures. Then na-check ko yung videos ng anak ko. Ito ang videong sinasabi ni Jimmy. Sa unang tingin, normal lang na video ito ng kanyang anak habang nagpapakyut sa camera gamit ang isang flower filter ng isang app. Pero pagmasdan ang nasa gawing kanan ng video, makikita ang tila hugis taong makailang beses na nagtangkang sumilip sa camera. So nung zinom ko, saka in-slow-mo ko yung video naman, meron nga na yung sa video, parang lalaking nakatabi sa kanya. Do wala namang matandang lalaki rito, ako lang nag-iisang lalaki dito sa bahay. Hunyo nung nakaraang taon daw nakuhanan ng video. At sa pagkakatanda nila, walang kasama ang kanilang anak sa kwarto ng kuhanan ng video. Parang multo rin talaga kasi hindi siya nagpapakita ng mata, di ba? Bukod sa video, may isa ring litrato na kinuna ng kanilang anak sa parehong oras at araw. Yan ay ang selfing ito na mapapansing dinruwingan ng bata. Pero sa gawing kanan din, makikita ang tila makapal na buhok. May babae na nakasandal sa pader, wala namang ganung babae na may ganung klase ng buhok na mahaba. Black kasi yung figure eh. Nung tinitigan ko, parang siyang patay talaga. Bago ang mga insidente niyan, dati na raw may nararamdaman ng pamilya sa bahay. Simula doon sa garage, nakasilip ako sa bintana, pinapabuksan ko yung pinto. Kala ko mother ko na yung bumaba, isang paa lang yung bumaba. Tapos umangat ulit, kala ko may naiwan lang sa room. Eh hindi na bumalik. Then sigaw ako ng sigaw doon, maya-maya, doon na lang nagbukas ng pinto. First time ko narinig nagbukas ng pinto ng sa room ng mother ko. So first time din pala niya bumaba, so nataka ko kaninong paa yung bumaba. Kasi pagbangon ko, nakatingin ako dito. God. Nakita ko may nakatayo, babae, tapos brown, parang brown ang damit niya, balita at rosa. Pag ano ko, kasi tinanggal ko pa yung una na inigaan ng kapatid ko, pag ano ko, wala na. Minabuti naming tawagin si Adam Reyes, isang paranormal expert, para usisain kung ano nga ba ang nasa bahay ng mga Garcia. Pagpasok pa lang ng bahay ni Adam, inilatag niya kaagad ang kanyang mga instrumento. Sinuri niya rin ang electromagnetic field ng bahay. Mapara siya ng 500. What? 500. Changing. That's not good. So, 700, 800. 700 microtesla. That means merong problema yung machine. Kumbaga, it's not paranormal, it's something physical. Kaya lang, kapag ganun kataas yung radiation, kasi for example, kahit hindi siya nakaplug, yung internal mechanics ng machine can actually serve as a form of antenna. Ngayon, what happens is that can cause physiological dementia. What would happen is the people there are going to experience something which isn't really there. Kasi ang nangyayari, is yung nakikita nila is getting caused by yung interference pattern dun sa brainwaves. Umakyat din si Adam sa kwarto kung saan nagvideo ang bata at nakuhanan ang tila matandang sumisilip sa camera. Would be somewhere here. Sinubukan din ni Adam na magvideo gamit ang app na ginamit ng bata, pero wala namang ibang kakaibang lumabas.
hanggang sa magtanong si Adam kung mayroon bang yumao sa kanilang pamilya. Sabi ni Jimmy, taong 2011 nang mamatay ang kanyang ama. Kinumpara ni Adam ang litrato ng ama ni Jimmy at ang tila matandang nakunan sa video. It may look old from a certain, pero ito matanda mo ito. May kilay. Ito yung kaya nga. It's too low. Kung ito yung... Kung ito yung kilay. Ang baba niya, no? Masyadong mababa yung... Hindi raw ito ang lolo ng bata. Furthermore, ang interesting thing is kung paranormal kasi yon, tapos type 5 apparition, kumbaga you have an apparition which looks solid there. To be able to for a ghost, no, to be able to do that, it will need a lot of energy. Yan, dun sa energy na kailangan, ni walang fluctuation sa ilaw, ni walang discrepancy or glitch man dun sa camera. So the lights were constant all throughout. The camera shot was actually quite good. So there is nothing at all which would suggest anything that's beyond the normal. Pero taliwas dyan ang sinasabi ng isang video expert. Ito, hindi siya idinagdag. Kasi kung mapapansin mo, parehas yung sa area na to, yung pixels. Huwag mo tingnan yung object, tingnan mo yung pixels niya. Halos pareho. Kasi kung fine detail yan, mas maliliit pa yung mga pixels yan. One thing I can assure you, bro, na merong something sa likod. Hindi lang natin alam kung ito ba ay tao o ito ay isang object. Tila pareho naman ang opinion ni Adam at ni Emir sa litratong ito ng bata na may animoy buhok. The picture with human hair, that is human hair. So what appeared there was something which was literally there. Kumbaga, either may sumilip na kulot yung buhok or merong aso na nasama ng picture or something to that effect. Hindi siya edited, bro. Ibig sabihin, wala siyang attempt na maglagay or magdagdag dito sa image. Subukan natin i-adjust yung exposure. Halos sumasabay at hindi naman bumitaw yung image. Kasi kung magkaibang picture yan, lilinya at lilinya yan dyan. Sa kalagitnaan naman ng pag-iinspeksyon ni Adam sa bahay. Natumba. Chalet, double check mo yung natumba. Natumba na pala ang sampayan ng damit. Sinuri ito ni Adam gamit ang isang instrumento. When I went up, I checked apparently yung stand ng mga sampayan nag-crack. And I saw nothing remarkable. Kasi normally, if the cause of the crack was something paranormal, it would leave residue. Sabi ni Adam, payapa naman daw ang bahay. It's not haunted. It's completely not haunted at all. Kumbaga, I checked, I deployed everything. Walang nagmumulto. Dun sa bahay nila. I can speak for their house because that's what I checked. But I cannot speak for the two houses beside them. One of the two houses is slightly heavier. Kababalaghan o siyensya, totoo o katangisip. Sa mundong ito, may ilan na kayang ipaliwanag, pero may ilan na hindi alam kung ano ang pinagmulan. Pero ang kailangan lang ay respeto dahil posibleng hindi lang tayo ang nasa mundong ito. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Isang negosyanteng Koreano ang inabutan ng lockdown sa Pilipinas. Ang kanyang pera halos maubos dahil sa panuloko umano ng ilang Pilipino at mga kapwa Koreano. Para makabangon, ang negosyante nagbebenta ngayon ng legit Korean noodles sa kalsada. Here's JM Encinas. Korean noodles! Korean noodles! Korean noodles! Very masarap! 3 pieces, 100! Korean noodles! Sigaw! Tawag ng buyers! Siya ang 76 years old na Koreanong si Mr. Chang Zamyun. Naglalako at nagtitinda ng buy 2, take 1 Korean noodles sa halagang 100 pesos. Ito na raw ang naisip niyang pagkakakitaan matapos abutan ng lockdown sa Pilipinas dahil sa pandemic.
container from container coming. This one, help me this one. Me selling this one day income, 200, 300 income. Namimigay din siya ng free ice cold water sa mga motoristang dumarahan at bumibili sa kanya. Dito sa kahabaan ng CAA Road sa Las Piñas ko nga naabutan si Mr. Chang na nagbebenta ng noodles. Isa lamang ito sa kanyang pinapwestohan dahil itong si Mr. Chang palipat-lipat ito ng pwesto para maibenta itong kanyang mga panindang noodles. 26 na taon nang pabalik-balik sa Pilipinas si Mr. Chang dahil sa kanyang construction business. Noong Marso, naabutan siya ng lockdown, 3 araw bago ang kanyang flight pabalik sa Korea. In Korea, lockdown, airport cross 3 days ago. Oh, me thinking, maybe 1 month finish. No finish, now already 7 months, 8 months, no finish. People in Korea, construction owner, 1 year, 350 unit building, making me selling. So ito nga yung itsura ng tinitira ni Mr. Chang dito sa Las Piñas. Medyo magulo dahil hindi niya naman daw inaasahan nga na magtatagal siya dito dahil dapat nung March, babalik na siya sa Korea, pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Pero ngayon, ang kanyang tinitirhan, isang kwarto, na animoy, isang stockroom. Ang perang bit-bit ni Mr. Chang sa Pilipinas, naglaho ng parang bula. Philippine Chinatown, my wife, diamond necklace, this one somebody steal. Restaurant inside 4 people together eating 500,000 pesos. Yeah, 500,000 pesos inside back somebody take out. 9 months ago, my wife cut. My wife money 100,000. Manitek. At noong nakaraang linggo, habang nagtitinda naman sa kalsada si Mr. Chang, pinagdiskitahan siya at kinuha ang cellphone maging ang kanyang kita na nagkakahalaga ng 200 to 300 pesos kada araw. Magkaiba man ang lahi, labis ang pasasalamat ni Mr. Chang kay Aiki dahil hindi niya akalain na makakatagpo ng kaibigan. Mas napansin po namin siya kasi nagtitinda siya, lagpas na po siya dun sa linya. Tapos napansin po namin nakalagay Korean noodles by 3 take 1. Tapos mas napansin namin sa baba po nun may nakalagay free water, cold ice cold water to all car and motorcycle driver. So tirik po yung init that time pero nagbibigay siya ng libreng tubig sa mga dumadaan kahit hindi naman bumibili. Nag-aalala rin si Aiki sa edad ni Mr. Chang, lalo na dapat wala ito sa lansangan. Binili ko po lahat yung noodles para po makauwi na po siya kasi ang init-init po tapos 76 years old na pala siya eh. Di ba dapat po yung mga senior wala po sa labas kasi mas target sila ng COVID. Now, Nachel, Aiki, plenty people me help me. Me now, very happy, happy. Yeah, very happy, very good. Lolo kasi ako eh pero namatay siya noong August 21. So, 76, kaedad din niya. So, if ever na, alam mo yun, na lolo mo yun, para sa akin, makita ko yung lolo ko na tirik sa init, nagbebenta para makasurvive. Masama din talaga para sa akin, kaya. Ang hiling ni Mr. Chang, mapansin siya ng gobyerno ng Pilipinas at matulungan na makauwi sa South Korea. Airport to open, my wife coming, me go to Korea. My wife waiting now. Every day airport checking. Cannot now. No entry. Maybe next month. Me thinking 1 month waiting. Almost 1 year waiting. Fighting. Sa panahon ngayon, mahirap mag-isa
sa bansang iba ang kultura. Naipat man ang pandemya, sana ay matulungang makabalik ng muli si Mr. Chang sa kanyang pamilya. I am J.M. Encinas. I stand for truth. Yun na muna mga ka-SFT. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.